Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Pea, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Ako nga po pala si Yasi, 30 years old at tubong Balanga, Bataan. Ang totoo niyan, nahihiya pa nga po kong ibahagi ang kwento ng buhay kong ito, pero ang Mama Belen ko ang pumilit sa akin na ipadala ang kwento kong ito. Nang magkaroon ng pandemic, ay nahilig ang mama ko sa online shopping. Lahat ng promo, pinatos niya. Parang linggo-linggo, may makikita akong bagong gamit sa bahay namin. Akalain mo yun, mas adik pa sa pamimili ang mama ko kesa sa akin o kesa sa akin na anak niya. Gusto ko mang pagsabihan si mama na sana hinay-hinay lang sa gastos, pero syempre, walang magulang ang nakikinig sa kanyang anak. Kaya hinayaan ko na lang si mama. Online shopping lang naman ang bisyo ni mama, kaya pinagbigyan ko na. At isa pa, di naman siya nababaon sa utang at nagagawa pa rin niya ang kanyang mga responsibilidad. At dahil sa pagka-online shopaholic ni mama, ay kilala na siya ng halos lahat ng mga rider o delivery boy sa amin. Yasi, anak, gising ka na ba? Anak, alis muna ako saglit ha. May pa-zumba daw kasi si Kapitan sa basketball court. Alam mo naman ako, mahilig ako mag-zumba-zumba. Tsaka para sumeksi na rin ako. Kapag ako sumeksi, nako, huyo talaga yung magaling mong tatay. Hindi hamak na mas maganda naman ako sa pinalit niya, no? Mas sexy lang yun at mas bata. Anak, magsaing ka na, ha? Tapos yung baboy sa ref, nilabas ko na para ma-defrost. Hiwain mo na lang kasi magluluto ako ng sinigang mamaya. Tapos banlawan mo na rin yung mga gulay. Maghiwa ka na rin ng sibuyas. Ayoko ma, nakakaiyak maghiwa ng sibuyas. Eh gabi-gabi mo namang iniiyakan yung ex mo. Anong pinagkaiba nun? Che, mama naman eh, aga-aga, ingay-ingay. Aba, ako pa maingay. Hoy, Yasi! Tanghali na ha, gumising ka na. Oo na ma. Oo raw. Pag ako, pagbalik ko rito mamaya at wala ka pang nagagawa sa mga bilin ko ha, yari ka sa akin. O siya. Aalis na ako. Baka malate pa ako sa Zumba eh. O Yasi, yung mga utos ko. Ay, ang ingay talaga ni Mama. Makatulog na nga ulit. Apo! Opo! Ano ba yan? Ang aga-aga namang bisita. Opo! Tagal naman buksan ni mama yung kumakatok. Istorbo naman eh. Inaantok pa ako. Ngayon na nga lang nakatulog ng maimbing. Minambubulahaw pa. Mama! Mama, may kumakatok. Buksan nyo naman po! Mama, may tao sa gate! Ano ba yan? Nakaalista pala si Mama. Aga-aga, nasa labas agad. Mama talaga, oh. Apo! Ma'am Belinda Rosario? Kitam, kay Mama pa palang bisita. Kung tawagin pa si Mama, buong pangalan pa. May Ma'am pa. Ma'am Belen, yuhu! Sana po yu! Sandali, palabas na! Di makapaghintay! Sino po sila? Ah, parcel delivery po kay Belen del Rosario. Kayo po ba yun, ma'am? Si mama talaga kahit kailan, oh. Ang hilig mamili online. Ano na namang order niyang ni mama? Si ma'am naman aga-agang sungit ka agad, eh.
Eh kasi naman, sarap ng tulog ko tapos kakatok ka ng malakas. Nagising tuloy ako. Eh, yun naman po talaga yung punto ko, ma'am. Kaya ako nga nilakasan para magising kayo. Patawa naman kayo. 10 minutes na kaya akong kumakatok sa inyo. Okay, sorry. Wala kasi yung magaling kong nanay. Nakimaritas na naman kung saang lupalop ng bataan. Ano ba yung order ni mama? Air fryer po. Air fryer? Mama talaga, oo. Di ba ang mahal niyan? Saan kumuha ng pera si mama? Ay, ma'am, hindi po. Naka 11-11 promo po kami ngayon, kaya mura lang yung kuha ni ma'am bilhin ng air fryer. Check niyo po yung website namin, ma'am. Alam ko, may promo pa. Tigilan mo ako. Wala akong pera pang gastos sa ganyan. O siya, akin na yung order ni mama na makabalik na ako sa tulog ko. Ano kasi, ma'am? Ano? Bakit? Eh, hindi pa po bayad to ni ma'am bilhin eh. Cash on delivery po kasi yung mode of payment. Ano? Mamang manda ka talaga sa akin pagbalik mo dito sa bahay. Tapos, ma'am, picture pa po para proof na na-deliver na yung package. Ano? Niloloko mo ba ako, kuya? Ma'am, ganun na po talaga yung protocol ngayon. Kuya, bagong gising ako. Gulo-gulo pa buhok ko. At teka, wala pa yata akong bra. Diyos ko, Lord. Okay, ma'am. Simula na po, ha? 1, 2, 3. Teka lang, kuya. Hindi pa ako ready. At saka... Okay na, ma'am. Teka, kinunan mo na ako ng picture, eh. Yes, ma'am. Hindi pa nga ako ready. Kuya, bakit naman ganun? Ulitin mo. Ay, hindi na po pwede, ma'am. Memory full na po yung phone ko, eh. Kainis ka naman. O, ito ng bayad sa order ni mama. Sige na, chupi na, chupi, chupi. Grabe naman makapagpalaya si ma'am. Pwede diba, wala akong time makipag-usap sa'yo. Sige na, marami pa akong gagawin. Goodbye. Sige po, goodbye po. You again po on your next order, ma'am. Wish mo lang. Haro, Diyos ko. Dumating na pala yung in-order kong air fryer. Akala ko bukas pa to eh. Uy, Yasi, anak. Andiyan ka na pala. Ano na naman yung pinagbibili mo, ma? Huy, anak. Air fryer to, no? Useful kaya to. Mas madali nang magfrito at saka mas healthy pa. Kaya hindi na kailangan ng mantika. Ayan o. Ikaw, kaaga-aga high blood ka. Kasi puro mamantika yung kinakain mo. Hindi, ma. Kaya ako naha-high blood kasi ako na naman yung nagbayad ng in-order mo. Ay, ganun ba? Naku, sorry anak. Tapos ang aga-aga pa kumatok nung delivery boy. Alam mo namang puyat ako galing trabaho. Galing sa trabaho daw. Ang sabihin mo, puyat ka. Kasi iniyakan mo na naman yung walang kwenta mong ex na si Elmer. Whatever, ma. At ma, grabing kahihiyan inabot ko kanina. Di ko akalain na may picture-picture ng pakanayang online delivery na yan. Bagong gising ako, ma. Tapos nakanganga pa ako sa picture. Sabi kong hindi pa ako ready. Pinicturean na ako agad ng magaling na delivery boy na yon. Ay nga pala. Sinong delivery boy kanina? Si Martin ba, ha? Kaya ba, nako-conscious ka nung pinipicturean ka? May itsura yung batang yon. Aba, malay ko, ma. At teka, kilala mo ng mga delivery boy? Anak, sa dalas kong mag-order, eh close ko na yung mga delivery boy. So mga friend na linmerkado mo na sila, ganern? So ano ha? Sino nga yung nag-deliver kanina nang mabigyan ko ng tip next time? Ay wow! Magbibigay pa ng tip? Eh ako nga yung nagbayad ng order mo, ma. Ay, oo nga pala. Sorry anak ha. So ano? Si Martin ba? Di ko nga alam ha. Hindi ko naman tinanong pangalan. Matangkad ba na medyo moreno? Oo, yun nga ata. Gwapo no. Bagay kayo nun. Mama! Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Tsaka malamang may asawa na yun. Ikaw ba? Kailan ka ba mag-aasawa, anak? Hindi na ako mag-aasawa, ma. Kayo nga ni Papa naghiwalay din eh. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ng Papa mo. Ay, sandali. Katulad pala ng ex mong si Elmer yung Papa mo. Nang iwan din. Kitam, pare-pareho lang lahat ng lalaki. Pero ibang kutub ko sa Martin na yun. Mukha namang matino. Swerte ng asawa nun siguro. Hayaan mo, eh makakahanap ka rin ng lalaking kagaya ni Martin. Kung may dumating, eh di may dumating. Kung wala, ayos lang. Masaya naman akong single. Papuyat, Bea. Siyempre, nagsisinungaling akong masaya naman akong single. Walang ganon, Mars. Sa tagal namin magkarelasyon ni Elmer ay inaamin ko na namimiss ko na may nagtitext sa akin kung kumain na ba ako o kung patulog na ako. Nakakamiss na may nag-aalala sa akin.
at umaasa pa rin ako na tatawagan ako ni Elmer. Hindi ko kasi alam kung bakit isang araw hindi na lang siya nagparamdam. Alam kong may malalim siyang dahilan. Gusto ko lang marinig yung paliwanag niya kahit na sa tingin ni Mama ay ginost na ako ni Elmer. At ang pag-ghost niya sa akin ay parang breakup na rin. Dahil tingin ni Mama ay break na kami ni Elmer, aba, ang magaling kong nanay, nireto na yata ako sa lahat ng rider o delivery boy. Pero ang pinakapaborito niya sa lahat ng delivery boy ay ang asungot na si Martin. Ang hina naman ng signal ng cellphone sa loob. Kaya siguro di dumadating mga text ni Elmer. Dito na nga lang muna ako sa labas. Opo! Ay, kabayo! Ay, good evening, ma'am. Nandiyan po pala kayo. Diyos ko, kinulat po naman ako. Ay, sorry, ma'am. Hindi ko rin po kasi kayo nakita eh. Madilim na rin po kasi. Okay lang, nangyari na eh. O, wag mo sabihin may delivery na naman si Mama. Eh, ganun na nga po, ma'am. Mama talaga. Ano naman yan ngayon? Diffuser po. Ano yun? Ma'am, yung diffuser po, lalagyan niyo po siya ng scented oils para ikalat niyo yung bango ng scented oil sa bahay niyo. Ang dami talagang alam ni Mama. Minsan di ko na alam kung sino pa bang anak sa aming dalawa eh. Yasi, anak, andito na ako. Oh, Martin, andito ka pala. Ay, good evening po, Ma'am Belen. Hulaan ko, may package ako ano? Galing niyo talaga, Ma'am. Ano pa nga ba, Ma? Dali na, ibigay mo na sa akin. Teka, magkano ba yan? 200 na lang lahat, ma'am. Naka-promo kayo eh. Siyempre, hindi naman ako bumibili pag hindi promo. Ayoko kayong mapamahal. Wais talaga kayo mamili. Teka, Martin. Gabi na. Eh, bakit nagde-deliver ka pa? Kasi nung umaga po ako nag-deliver, nagalit po yung maganda niyong anak. Nakasimangot pa nga po sa picture eh. Kaya nagbaka sakali ako na baka pag gabi ako nag-deliver, umiti na po si Ma'am Yasi. Ano? Oh, Yasi. Wala ng araw, umiinit pa yung ulo mo. Pagpasensyahan mo na tong anak kong si Yasi, ha? Brinig kasi siya nung ex niya, eh pero umaasa pa rin na balikan siya at i-text at tawagan. Mama! Malas talaga sa lalaki tong anak ko eh. Kaya ikaw, Martin, ha? Swerte ng asawa mo sa'yo. Sa tingin ko eh, mabait ka at masipag ka pa. Eh, ma'am, wala pong asawa. Ano? Naku, pasensya ka na. Naku, Martin, akala ko kasi eh meron. Paano nyo nasabing may asawa ako? Eh bakit ang sipag-sipag mo eh wala ka pa namang binubuhay na pamilya? This oras na ng gabi eh, nagde-deliver ka pa. Eh, ma'am, kasi ang prinsipyo ko sa buhay, bakit ko pa ipagpapabukas sa mga bagay na kaya ko namang gawin ngayon? Tsaka kahit wala naman po akong binubuhay, kailangan ko pa rin magsumika para sa mga pangarap ko sa buhay. Sa bagay, eh tama ka naman dyan, iho. At mabuti nang may pangarap ka. Hindi tulad ng ibang lalaki dyan na patapon at walang direksyon ng buhay. Hindi tulad ng ex ng isang babae dyan. Kanina ka patahimik dyan. Kausapin mo naman tong si Martin. Di naman kami close. Kaya mo nga kakausapin para maging close kayo. Ewan ko sa'yo, ma. Nako, Martin. Pagpasensyahan mo na yung anak ko, ha? Mabait naman talaga to. May topak nga lang dahil sa walang hiya niyang ex. Ayos lang po, ma'am. Naiintindihan ko naman. Yasi, ano ba at kanina mo pa tinataas yung cellphone mo? Walang sira ang mga network ngayon. Hindi ka lang talaga kinokontak ng magaling mong ex. May sira daw sabi sa balita kanina sa TV. Mahina kaya signal sa loob ng kwarto ko. Alam mo, kesa yung Elmer na yan ang atupagin mo, bakit hindi na lang si Martin ang i-text mo? Mama, ano ba? Martin, iho. Total naman eh, alam ko naman ang cellphone number mo, ano? Pwede ko bang ibigay sa maganda kong anak? Mama! Sige po, okay lang naman po. Wala naman bang magagalit? Wala ka namang asawa, di ba? O kaya girlfriend? Wala po akong girlfriend, pero may magagalit po. Ha? Eh sino? Si Yasi po, galit na po sa inyo. Mabuti alam mo. Hay nako, pabayaan mo yung anak kong yan. Teka. Tingin ko, ako na lang ang magbibigay ng number ni Yasi sa'yo para ikaw na yung maunang mag-text, ha? Pabebe kasi tong dalaga kong to. Mama, isa pang... Hoy, bata ka. Huwag mo nga akong pinapagalitan. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang magulang mo. Ay, Ma'am Belen, bago po pala tayo magkalimutan, kunan ko lang po kayo ng picture hawak yung diffuser po para proof of delivery.
Ay, oo nga pala. Yasi, anak. Dali, sumama ka na rin sa picture, oh. Ayoko, mama. Isa, mapapalo kita pag hindi ka sumunod. Ewan ko sa'yo, ma. Hindi na effective yung pananakot mong yan. Ano ako, grade 6? Sige na, Ma'am Yasi, sumama ka na sa picture. Oo nga, anak. Parang picture lang naman, eh. Ayoko nga. Hindi ako maganda sa camera niya. Naaalala ko pa yung picture ko ng air fryer. Ikaw lang naman nagsabing hindi ka maganda, eh. Pero Ma'am Yasi, walang harong biro, ah. Maganda po kayo nun kahit bagong gising kayo. Kaso, mas maganda po kung ingiti kayo sa picture. Bulero, hindi mo ako maluloko sa ganyan. Pero sa ex mo, nagpaloko ka. Teka, tama ng daldalan. Magpicture na tayo kay Marty nang makauwi na siya. O baka naman ayaw mo pa siyang pauwiin. Mama naman! Okay, smile po. 1, 2, 3. Ang gaganda naman talaga ng mga customer ko. Mas maganda pa sa gabi. Aisha, mauna na po ako sa inyo, ha? Ingat, iho, ha? Ikaw ba, Yasi? May sasabihin ka kay Martin? Wala. Ano namang sasabihin ko? Martin, pinapasabi ng anak ko, ingat ka rin daw, ha? Alam mo naman tong dalaga ko, eh, shy type. Ma! Alam ko po yan. Sige po, alis na po ako. Ikaw talaga, ma. Ano pinagsasabi mo? Baka ano pa isipin ni Martin? Bakit? Gusto mo rin naman siya, di ba? Ma, kilabutan ka nga sa sinasabi mo. OMG! Si Elmer tumatawag. Sabi sa'yo, ma, mahina lang yung signal sa loob, eh. Wait, sagutin ko lang, ha? Hello? Hello, Yasi. Elmer, buti na patawag ka. Ilang araw na ako naghihintay sa text sa tawag mo. Ano, kamusta ka na? Yasi, tumawag ako para sabihin na tigilan mo na ako. Ano? Yasi, hindi pa ba malinaw sa'yo? Kaya hindi na kita kinukontak, eh. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Elmer, wag naman ganun. Please, gusto mo ba magkita tayo? Mag-usap naman tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pero Elmer... Yan ba yung magaling mong ex? Akin na nga yung phone mo. Ma, ano ba? Akin na yung phone ko. Hoy, ikaw na magaling na lalaki ka, ha? Ang kapal na mukha mong kausapin at paiyakin ang anak ko. Hindi mo magawang makipag-break sa kanya ng harap-harapan? Duwag ka talaga, no? Wala kang kwentang lalaki, kaya tigilan mo na si Yasi. Tama lang na mag-break na kayo kasi may kapalit ka na kaagad sa puso niya. Mas gwapo, mabait at mas magalang. At mas masipag, ha? Kaya wag na wag mo nang tatawagan ang anak ko. Adios! Ayan, ako na tumapos ng relasyon mo sa walang kwentang lalaki na yon. Manaman? At sinabi mo pa na may kapalit na siya? Si Martin ba yung sinasabi mo kapalit niya? Wala naman ako sinabing pangalan, ha. Sinabi ko lang na mas pogi at mas mabait pero si Martin agad ang nasa isip mo. Sinasabi ko na nga ba, eh. Manaman, please, masyado ka ng pakialamera minsan. Walang anuman, anak. Pwede ba? Huwag kang tumulad sa akin na nagpakatanga sa tatay mo. Buti nga, hindi pa kayo kasal at wala pa kayong anak, eh. Kalimutan mo na siya. Di ko alam kung kaya ko, ma. Kaya mo yan. Mana ka kaya sa akin. Popoy at Bea, masakit na nagmula na mismo kay Elmer na gusto na niyang tapusin ang relasyon namin. Ang mas masakit pa, hindi niya ako kayang harapin man lang. Pakiramdam ko noon ay wala pang closure ang relasyon namin. Pero wala naman akong magagawa kung ayaw na niya talaga. Sa kabilang banda, naging madalas ang pagte-text sa akin ni Martin. Nung simula ay puro good morning o good night lang ang text niya o di kaya eh nangangamusta. Nung una hindi ko siya nire-replyan. Pero madali yata akong madaan sa kulit. Nung napadalas na ang pagte-text ni Martin ay napareply na rin ako. Doon ko na-realize na mabait naman pala siya at nakakatuwang kausap. Minsan pa nga napupuyat ako kapag magka-text kami. At di nagtagal na napapangiti na ako kapag nakikita ko sa notifications ko na nag-text siya. Minsan, nalulungkot ako kapag nag-notify ang cellphone ko at makitang hindi si Martin na nag-text. O kaya ay kung hindi siya agad nakaka-reply sa text ko. Isang araw, nahuli ako ni Mama na nakangiti habang nakatingin sa cellphone ko kaya katakot-takot na pangangantsaw ang inabot ko kay Mama. Inasar ako ni Mama kung kami na raw ba ni Martin. Sinabi ko kay Mama na iniingatan ko muna ang puso ko.
masakit pa rin kasi ang ginawa sa akin ni Elmer. Pero ganun pa man, hindi ko naman maiwasan na gumaan at mahulog ang loob kay Martin. Salamat ulit sa pagde-deliver, ha? Ingat ka, iho. Buti naman dumating na yung in-order ko. Kala ko madidelay na naman ang shipping eh. Ano na namang in-order mo, ma? Pwede ka ng stockholder ng online shopping ngayon sa dami mong order. Ayokong sabihin sa'yo. Papagalitan mo pa ako. Ay, hirap talaga magpalaki ng magulang. Teka, si Martin ba yung nag-deliver niyan? Bakit di man lang tumigil o nag-high man lang? Teka, bakit mo hinahanap si Martin? Mismo na, no? Hoy ma, hindi ah. Nakakapanibago lang kasi. Hindi man lang tumigil para mag-hi. Asus! Samantalang dati, irita ka kapag kinakausap mo yung tao. Ano kasi, may... Narealize ko nung magka-text kami na mabait naman pala siya. Tsaka, ang saya niyang kausap. Kaya ngayon, hinahanap-hanap mo na. Hindi, no? Tsaka wala naman akong pake kung dumaan man siya dito sa bahay o hindi. Nagtaka lang ako, yun lang. Anak, ako ang nagpalaki sa'yo. Kaya alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. At saka tayo na nga lang ang nandito, maglolokohan pa ba tayo? Aminin mo na gusto mo na rin si Martin, ano? Ewan ko sa'yo, ma. Hala siya, halatang guilty ka, oh. Bahala ka nga dyan, ma. Huwag ka nang magtampururot dyan. Hindi si Martin yung delivery boy kanina. Ha? Bakit nag-ima na? Uy, concern siya. Concern agad? Hindi ba pwedeng curious lang? Okay, Miss Curious. Kaya raw hindi si Martin yung delivery boy ngayon kasi naka-assign daw siya sa ibang lugar. Okay. Pero alam mo anak, napansin ko na madalas ka nang umingiti ngayon. Hindi mo na iniiyakan yung damuho mong ex na si Elmer. Ha? Sino yun? Si? Nakalimutan mo na siya? Kaya anak, kung sino man ang dahilan kung bakit nagiging masaya ka ngayon, ingatan mo siya at panatilihin mo siya sa buhay mo. Sino agad? Di ba pwedeng napagod lang ako sa kakaiyak at kakamukmok at isang araw na-realize kong mas magaan sa loob ang umiti na lang at maging masaya sa buhay? Okay, sige, sabi mo eh. Pero may isa ka pang dapat na ma-realize, anak, ha? Ano po yun, ma? Ang maging totoo sa nararamdaman ng puso mo. Teka, sino naman tong motor na tumigil sa tapat ng bahay? Labasin ko na nga lang. Martin? Martin, ikaw ba yan? Magandang gabi, Ma'am Yasi. Good evening din. Ano palang ginagawa mo dito? Ah, may delivery lang po ako. Ano, may package na naman si Mama? Kaninang umaga lang may dumating din siyang package. Pati ba naman ngayong 10 oras ng gabi? Si Mama talaga, oh, nagiging shopaholic na. Mapagsabihan ko nga yun. Teka lang, tatawagin ko si Mama. Mama! Mama! Ay, nako, Ma'am Yasi, huwag niyo na pong tawagin yung mama niyo. Hindi naman po para sa kanya yung package ngayon eh. Ha? Para kanino? Sa inyo po. Sa akin? Wala naman akong in-order online ah. Wala nga po, pero may umorder po para sa inyo. Ha? Sino? Ma'am Yasi, flowers nga pala, chocolates para po sa inyo. Teka, bakit mo ako binibigyan ng ganito? Ma'am Yasi, siguro naman po, sa dalas nating mag-text tsaka mag-usap kapag nag-deliver ako ng package ng mama mo, nararamdaman niyo po na may gusto po ako sa inyo. Pero ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na aminin sa inyo na, Ma'am Yasi, gusto ko po kayo. At kaya ako po kayo binibigyan ng flowers at chocolate para ipaalam ang intention ko sa inyo na gusto ko po kayong ligawan. Martin, ano kasi?
Ay, ayos lang po ma'am. Kung babasa din niyo ako, maintindihan ko po. Ay, sa akin lang, eh, gusto ko lang ipaalam sa inyo yung nararamdaman ko. Kasi ma'am, hindi ko na rin kayang itago pa sa inyo itong nararamdaman ko eh. Kaya okay lang na mabasted ako. At least nasabi ko na sa inyo yung gusto kita. Kasi naman patuloy kong itago itong nararamdaman ko sa inyo, di ba? Martin, ang totoo niyan kasi... gusto rin kita. Talaga po, ma'am? Ang totoo nga niyan, matagal na kitang gusto. Hindi ko lang maamin sa'yo kasi hindi pa ako handa noon. Alam mo naman galing ako sa breakup, di ba? Natatakot ako magmahal ulit. Pero habang nakikilala kita ng lubos, dun ko napatunayan na alam kong hindi mo ako sasaktan at worth it ka para pag-alayan ng pagmamahal ko. Teka ma'am, ibig sabihin po ba niyan, sinasagot mo na ako? Teka, naliligaw ka ba? Ay, ma'am naman eh. Oo na, Martin. Inaamin ko, gusto rin kita. So, girlfriend na kita? Puwera biro? Puwera biro. Yes. May girlfriend na ako. Girlfriend ko na si Mami Yasi. Shh! Huwag ka maingay dyan. Marinig ka ni Mama. Ay, ayos lang po yun. Buto naman sa atin si Mama mo eh. Pero, Mami Yasi, pangako ko, hindi kita sasaktan gaya ng ginawa ng ex mo. Aalagaan kita at mamahalin kita. Ikaw lang. Pero Martin, may isa lang akong pakiusap. Ano po yun, ma'am? Pwede bang huwag mo na akong ipo at tawaging ma'am? Lakas maka-teacher eh. Bakit naman? Eh, para ka rin namang teacher eh. Kasi tinuruan niyo po kung paano magmahal, Ma'am Yasi. Isa pang po at ma'am, ibe-break na kita agad-agad. Ikaw naman, di na mabiro. Payakap nga ako sa bago kong girlfriend. Okay. Bea, sobrang saya ko nang maging kami ni Martin. Ngayon lang uli ako naging masaya mula nang nakipaghiwalay sa akin si Elmer. Tama nga si Mama, matino at mapagmahal na lalaki si Martin. At maswerte ako sa kanya kasi alagang-alaga niya ako. Sa kabilang banda, may mga panahon na naiisip ko pa rin yung ex kong si Elmer. Pakiramdam ko kasi ay wala pa rin kaming closure na dalawa. Pero kapag naalala ko ang ex ko, lagi kong iniisip na may Martin na ako. Na si Martin na ang boyfriend ko. Si Martin na alam kong mahal na mahal ako at di ako sasaktan gaya ng ginawa sa akin ni Elmer. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Package. Popoy at Bea, lumipas ang isang taon at naging mas matatag pa ang relasyon namin ni Martin. Habang tumatagal ay mas lalo kong nakikilala si Martin at mas lalo ko pa siyang minamahal. Kahit pagod siya sa maghapang pagde-deliver ay di niya nakakaligtaan na dumaan sa bahay para magkasama kami o magkausap man lang. Kaya minsan sumasama ako sa kanya mag-deliver pag wala naman akong ginagawa. At dun ko nakita na nakakapagod nga ang trabaho niya. Nakita ko rin kung gaano siya kasipag. Doon ako mas lalong humanga kay Martin. At nang tumungtong ang aming first anniversary, Martin, teka, saan ba tayo pupunta? Basta, surprise! Sasama mo lang ata ako sa mga delivery mo para may patulong ka magbuhat ng mga package mo gaya ng ginawa mo ng isang araw eh. Na-enjoy mo naman yun, di ba? Nag-enjoy ako noon kasi kasama kita, pero yung pagbubuhat hindi ah. So ano na nga, saan mo ako dadalhin this time? Mamaya na nga, surprise nga eh. Relax ka lang dyan. Okay po. Ay nga pala, sasabihin mo. Ano yun? I love you. Ha? I love you! Ano? I love you nga! Ano, sorry, hindi kita marinig kasi ang ingay ng motor mo eh. Ay, nako, ayoko na. Ikaw naman ha, hindi na mabiro. I love you more. Ha? I love you! Ano ulit, sorry? I love you nga! Ano, sorry, hindi kita marinig kasi ang ingay ng motor eh. Ay, nako, kainis ka talaga. See? Huwag ikaw ang binibiro, ang dali mong mapikon.
Pero okay lang yan. Kaya kapag nabibigod ka, huwag alam mga hampas. Yari ka sa akin mamaya pag nakarating tayo kung saan naman ako dadalhin. Yari ako mamaya? Mukhang exciting gagawin mo sa akin, ha? Che! Ikaw kung ano-anong iniisip mo, malayo pa ba tayo? Malapit na, madam. Mga 30 minutes na lang. Lapit na nga. And 10 hours. Wisit ka talaga? Uy, Yasi, kailangan na naman sa pangahampas mo, ha? Pag tayo nabunggo. Hindi tayo mabubunggo. Alam ko naman hindi mo hahayaan na mabunggo tayo kasi diba sabi mo, iingatan mo ko. Tiwala ako sa'yo. Ang gusto ko sa honey ko eh. Bilib na bilib sa akin. Kaya mas lalo akong minamahal eh. Sige na, umapit ka lang na mahigpit at bibilisan ko pagpapatakbo nitong motor. Para makarating ka agad tayo sa pupuntahan natin. Hindi ko na mahintay na mayari mo ko eh. Baliw ka talaga. Ano, han? Nagustuhan mo ba? Ang ganda nga dito sa beach resort na to. Eh, bagong bukas lang to eh. Tapos, mura pa ng entrance. Tara, lahat tayo sa may tabing dagat. Maganda din daw yung sunset dito eh. Tara! Han? Ano yun, han? Thank you. Thank you sa pagdala ko sa'yo dito sa beach resort? Wala ka naman yun. At sa pagdating sa buhay ko, alam mo naman na dahil sa'yo nakalimutan ko yung sakit na dinulot ng ex ko eh. Dahil sa'yo, napatunayan ko na may tao pa palang kaya akong mahalin ng higit pa. Ay, ibang-iba ka sa ex kong si Elmer. Sa'yo ko kasi talaga naramdaman yung alaga. Tapos talagang porsigido ka at sobrang effort mo sa akin na kahit sobrang busy ka, nagde-deliver ka pa rin sa akin ng bulaklak sa bahay. At talagang ramdam ko na mahal mo ko. Kaya thank you. Thank you, hon. Eh, katunayan nga yan. Ako dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi alam mo, kahit sa panaginip ko, hindi ko naman inasahan na mapapansin mo ko na pabibigyan mo ko ng mahalin ka. Kaya salamat ha, at happy anniversary. Happy anniversary, hon. Pause naman dyan. Nakakahiya, madaming tao. Wala akong pake, tsaka hayaan mo silang mamatay sa inggit. Ikaw talaga? Sige na nga. Sarap naman nun, sapo nga. Ikaw ha, namimihasa ka ng lalaki ka. Yasi? Elmer? Yasi, ikaw nga. Kumusta? Ayos lang. Anong ginagawa mo dito? Ako ang manager ng resort na to. Tagal na natin di nakita. It's so good to see you again. Yes. Nice seeing you too. Teka, sino pala tong kasama mo? Martin, pare. Boyfriend ni Yasi. Elmer, pare. Sige, Elmer. Mauna na kami ni Martin. Okay. Let's keep in touch na lang, ha? Ganun pa rin ba number mo? Oo. Sige, text na lang ha. See you around. Yun ba yung ex mo si Elmer? The one and only. Di mo sinabi na magandang lalaki pala siya? Bakit ko naman sasabihin sa'yo at saka ex ko na siya? Mukhang may mataas na pinag-aralan eh. Teka, nagsiselos ka ba? Selos? Hindi ah. Wala nga sa bokabularyo ko yun eh. Tara na nga, umalis tayo dito. Gumagabi na eh. Han, wala kang dapat ikaselos. Ex ko na si Elmer. At wala na akong nararamdaman sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero kasi, inaamin ko na insecure ako. Hindi ko naman kasi akalain na ganun pala yung ex mo. Anong ibig mong sabihin? Ano, mukhang edukado at matino. Pero sinaktan niya ako. Walang matinong lalaki ang nananakit ng babae o kahit na sinong tao. Kaya wala kang dapat na ika-insecure. Eh, pero kasi naiilang lang ako na nandito rin yung ex mo. Akala ko itong beach resort na ito yung pinaka-perfect at romantic na lugar na pagdadalan ko sa'yo. Tara na, lipat na lang tayo sa ibang resort. Han, please, kalma lang. Huwag na tayong umalis. Pag umalis tayo, baka mag-feeling na naman yung Elmer na yun dahil sa kanya umalis tayo. Na-affected ako sa presensya niya. Han, anniversary natin to. Araw natin to. Huwag mong isipin yung ex ko, okay? Huwag kang papa-apekto sa kanya. Okay, sige na nga. Tara. Lakad pa tayo dun sa malayo. Mukhang mas maganda yung view dun. Popoy at Pea, para bang nagulo ang payapa kong buhay nang muli kaming nagkita ni Elmer.
Pero pinilit kong itago ang kaguluhang nararamdaman ko kay Martin. Ayoko kasing saktan siya. Pero sa pagpupumilit kong itago ang gulo sa isip ko, palagi akong balisa at hindi mapakali. Dahil mula nang nakita kami ulit ni Elmer, ay lagi ko na siyang naiisip ulit. Gusto ko sana siyang tawagan pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong pag ginawa ko yun, ay para ko na rin pinagtaksilan si Martin. At baka matukso ako na balikan si Elmer. Pero isang gabi, anong oras na? Bakit kaya wala pa si Martin? Mukhang ginabi na naman yun sa pagde-deliver sa kabilang bayan. Ay, baka siya na itong tumatawag. Masagot nga. Hello, hon. Nasaan ka na? Makakadaan ka ba dito sa bahay? Hello, Yasi. Elmer? Kamusta ka? Ayos lang. Napatawag ka. Wala lang. Namiss lang kita. Lalo na nung nakita tayo sa beach resort nung isang linggo. Doon ko na-realize kung gaano kita mas namiss eh. Elmer, please, huwag mong gawin sa akin to. Yasi, alam kong nasaktan kita nang basta-basta na lang itang iniwan ng walang paalam. Alam kong mali yung ginawa kong yun. Elmer, hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin na yun. Bigla ka na lang nawala. Nang walang paalam. Hindi ko inustong iwan ka. Pero iniwan mo pa rin ako. Pakinggan mo naman muna ako, please, Yasi. Noong mga panahon na yun, kasi gulong-gulo ako sa buhay ko. Kailangan namin magtago dahil hinahabol ang dad ko ng mga taong pinagkakautangan niya sa negosyo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong mahirap paniwalaan yung dahilan ko, pero ayun talaga yung nangyari. Hindi ko ginustong makipag-break sa'yo, pero noong mga panahon na yun, ayun yun sa tingin ko yung nararapat na gawin. Pwede mo namang sabihin sa akin yung totoo kaysa iwanan mo ako eh. Kaya nga tanga-tanga ako sa sarili ko sa ginawa kong pang-iiwan sa'yo eh. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan, Elmer. Yasi, please. Give me another chance. Gusto mo bang kausapin yung mami ko, yung kapatid ko, si dad mismo? Hindi na, Elmer. Hindi ko lang matanggap na hindi mo ako pinagkatiwalaan noon na maiintindihan kita kung sinabi mo lang yung problema ng pamilya niyo sa akin. Bakit hindi mo yun sinabi sa akin? Hindi ko na pinaalam sa iyon kasi ayokong pag-alalahanin ka pa. Kaya minabuti ko na lang naiiwan ka nang walang paalam. Pero girlfriend mo ko. Girlfriend mo ko. Noon. At pinagsisisihan ko yung ginawa kong paglilihim ng problema namin ng pamilya ko. Kung alam mo lang ilang beses akong natukso na i-text o tawagan ka. Akala ko kasi dahil sa ginawa kong paglilihim ng problema namin ng pamilya ko, pinoprotektahan kita. Yun pala, mas lalo lang kitang nasaktan. Pero maayos na yung lahat sa amin ngayon, Yasi. Pwede na tayo magsimula ulit. Ituloy yung naudlot nating relasyon. Pero may boyfriend na ako, Elmer. At mahal ko siya. Masigit sa pagmamahal mo sa akin. Hindi ka nakasagot kasi may pagdududa ka. Kasi alam kong kahit paano, may pagmamahal ka pa rin sa akin. Masaya ako kay Martin. Masaya ka rin nun sa akin, di ba? At mas kaya kitang pasayahin kung makikipagbalikan ka sa akin. Kung handa ka na makipagbalikan sa akin, nandito lang ako, Yasi. Handa ako maghintay na bumalik ka sa akin. Pasensya ka na, Hana. Medyo natagalan ako sa Abukay kasi ang daming packages na kailangan i-deliver dun eh. Ayos lang. Kumain ka na ba? May tira pa kaming ulam dito. Teka, okay ka lang ba? Parang balisa ka. Ayos lang ako. Teka, maghahain lang ako ng pagkain mo ah. May sakit ka ba?
Para talagang hindi ka okay. Ayos nga lang sabi ako, ang kulit mo. Ah, okay. Sorry. Sorry na. Pasensya na. Nasigawan kita. At may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Teka, mukhang seryoso yung sasabihin mo ah. Sige, ano ba yun? Si Elmer, yung ex ko. Nag-usap kami kanina. Anong sabi mo? Ha? Wala. Wala, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Nag-usap kayo ni Elmer? Nakita kayo? Hindi, tinawagan niya lang ako sa cellphone at nag-usap kami, pero wala lang yun. Eh, hindi ka naman mababalisan ng ganyan kung wala lang yun eh. Yasi, anong pinag-usapan ninyo? Nangamusta lang. Yasi, huwag mo naman ako pagmukhaing tanga. Gusto ko lang malaman yung totoo. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit niya ako iniwan ng walang paalam noon. At inamin niya rin na mahal niya pa rin ako at gusto niyang makipagbalikan sa akin. Oh, at anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan? Martin, aaminin ko. Mula nang nakita kami ni Elmer ulit, nakaramdam ako ng pagkalito sa puso ko. 5 taon din kaming naging magkarelasyon ni Elmer. At hindi yun basta-basta mawawala na lang. Sana maintindihan mo ako. Akala ko, nahigitan ko na siya sa puso mo. Yasi, binigay ko naman sa'yo lahat ah. Binuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Ba, kulang pa ba? O saan ba ako nagkulang? Ano ba yung naibigay sa'yo ng Elmer? Sige, ibibigay ko rin sa'yo. Higitan ko pa. Martin, alam kong mahal mo ko at mahal din kita. Pero sa ngayon, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Kaya sana maintindihan mo kung hihingi muna ako ng panahon para sa sarili ko. Nakikipag-break ka na ba sa akin? Eh, hindi ko alam, Martin. Nalilito ako sa nararamdaman ko ngayon. Siguro, kailangan muna nating mag-cool off. Ng konting breather, habang inaayos ko itong nararamdaman ko. Eh, kung yun ang gusto mo, kahit masakit, sige, pagbibigyan kita. Sige, mauna na ako. Oh, Martin, nandito ka pala. Kumain ka na ba? Una na po ako, tita. Magandang gabi po. Bakit ganun ang mukha ni Martin? Nag-away ba kayo? Managusap kami ulit ni Elmer. Ha? Kailan pa? Bakit hindi ko alam to? Nakita kami sa beach resort last week. Tapos tinawagan niya ako ngayon at nag-usap kami. Manalilito ako. Inararamdaman pa rin yata ako para kay Elmer. Anak, alam mo gusto kitang pagalitan. Pero hindi ko magawa. Kasi naiintindihan kita. Alam kong 1 taon din kayong nagtagal ni Elmer. At hindi yun basta-basta. Pero iniwan ka na rin niya ng basta-basta. Kahit ano pang dahilan niya, hindi kanya dapat iniwan ng ganun lang. Alam ko naman yun, Ma. At itong si Martin, mula nang pumasok siya sa buhay mo, natuto ka ulit ngumiti. Natuto ka ulit magmahal. At bumalik ang saya mo na wala noon nung iniwan ka ni Elmer. Sinuyo ka nung tao at nagsikap siya para magtiwala ka ulit sa mga lalaki. Para magtiwala ka sa kanya na mamahalin ka niya at hindi ka niya sasaktan. Pero Ma, nagbabalik ulit ngayon sa Elmer. Humihingi ng tawad at humihingi ng panibagong pagkakataon para patunayan na mahal niya ako. At di niya rin ako sasaktan. Hindi ko alam, Ma. Hindi ko alam kung sinong pipiliin ko. Ikaw lang ang makakapagpasya niyan sa sarili mo. Pero tandaan mo, ang lagi kong sinasabi sa'yo, maging totoo ka sa nararamdaman ng puso mo. Popoy at Bea, nag-cool off nga kami ni Martin ng gabing yon. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nagkalabuan at nagkahiwalay. Aminin ko, nasaktan ako sa breakup namin na yun ni Martin. Pero wala naman akong dapat sisihin, kundi ang sarili ko. Pinakawalan ko ang lalaking ang ginawa lang naman ay mahalin ako ng higit pa. Nang mag-break kami ni Martin ay nagkabalikan naman kami ni Elmer para ituloy ang naudlot naming relasyon. At nung nagkabalikan kami ni Elmer, ay talagang bumawi siya sa akin. Pero may mga bagay na kahit anong pilit mo,
ay di na talaga maibabalik pa. Isa na doon ay ang dating kami ni Elmer. Pero pinilit pa rin namin na mag-work out ang relasyon namin. At pagkalipas nga ng 2 taon. Nasaan na ba si na Elmer? Kahit kailan talaga yung lalaki na yun, late laging dumating. Ay, talaga naman oh. Yassie? Martin? Uy, kumusta? Ayos naman, ikaw ba? Ayos lang din. May hinihintay ka yata. Si na Elmer hinihintay ko, tagal nga eh. Ah, ganun ba? Nga pala, namimiss ka na daw ni Mama. Hindi ka na daw nagde-deliver sa gawing sa amin. Lumipat na kasi ako ng inuupahang bahay. San ka na pala ngayon nakatira? Sa Mariveles na ako, kaya hindi na ako na-assign mag-deliver dito sa Balanga. Buti na gawi ka ngayon dito ulit sa Balanga. May kikitain lang din ako dito sa mall, kaya nandito ako. Ganun ba? Ikaw ba? Mag-date ba kayo ni Elmer, kaya nandito ka? Hindi, may bibilhin lang kami. Hindi ka pa rin talaga mahilig umorder online, no? Sa mall ka pa rin talaga namimili. Well, na-impluensyahan na rin ako ni Mama mag-online shopping paminsan-minsan. Pero may mga bagay na mas maganda kung sa mall pa rin bibilhin. Sa bagay, ano palang bibilhin nyo? Damit para sa binyag ng baby. Baby? Yassie, sorry, late. Na-traffic kami. As always naman. Nga pala Elmer, si Martin, tanda mo pa ba siya? Hey pare, kumusta? Ahes lang pare. Sige, mauna na ako sa inyo. Teka. Nice seeing you again. Ngayon lang ba kayo ulit nakita ni Martin? Oo, ngayon lang ulit. Yassie, sorry na late kami nitong mister ko ha, na-traffic kasi kami. Tapos itong baby, tinopak pa bago kami umalis ng bahay. Manang-manan sa tata niyang topakin din. Wawa, sa'yo kaya manay ang anak mo pag tinotopak. Kayo talagang mag-asawa kayo? Yassie, thank you sa pagsama mo sa amin dito para mamili ng damit ng baby namin sa binyag ha. Wala yun, para san patninang ako. Pero Ella, Elmer, pwede bang mauna na kayo dun sa baby store? Sunod na lang ako sa inyo, may kakausapin lang ako. Oo naman. Oo naman. Martin! Martin, teka, sandali, antayin mo ako! Yassie? Wait lang, hayaan mo muna ako huminga. Napagod ako, kakahabol sa'yo eh. Buti na abutan kita. Teka, bakit mo ako hinahabol? Gusto lang sana kitang makausap. Yassie, please, may kamit akong kaibigan. Late na nga ako eh. Pwede bang next time na lang tayo mag-usap? Sige na, una na ako sa'yo ah. Wait lang naman oh. Yassie, ano ba? Nagmamadali nga ako. Please, mag-usap tayo kahit saglit lang. Teka, nasa si Elmer? Akala ko ba kasama mo siya? Iniwan ko muna sila ng misis niya para makausap ka. Teka, Mrs. ni Elmer? Akala ko kayo pa rin. Ha? Oh my God! Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hindi kami nagtagal ni Elmer mula nung nagkabalikan kami. Mga 6 months lang kami noon tapos nakilala niya si Ella at sila yung nagkatuluyan. Tapos nagkaanak sila at kaya kami nasa mall ngayon para bumili ng damit pambinyag ng anak nila. Ang dami pa lang nangyari sa'yo after 2 years. Pero hindi mo malang ako kinontak sa gitna ng 2 taon na yan. I know. Hindi mo pa ako kakausapin kung hindi pa tayo nakita ngayon dito sa mall. At Yassie, sana maintindihan mo kung bakit iniiwasan kita ngayon. Kasi aaminin ko sobra ako nasaktan nung nakipag-break ka sa akin noon eh. And I'm so sorry sa nagawa ko sa'yo noon. After 2 years, ngayon ka lang magsusorry? Alam ko, 2 taon nang overdue tong sorry ko. Pero I'm really sorry. Bakit ngayon mo lang ako naisip kausapin? Alam mo naman, nung bago tayo nagkalabuan, nalilito ako sa nararamdaman ko. At nung nag-break kami ni Elmer, hindi ko alam, mahal pa rin kita. Ayoko namang kontakin ka nang hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko. Ayokong paasahin ka. And it took you 2 years para masettle mo yung pagkalito mo? Martin, kung alam mo lang, ang tagal kong gusto kang i-text, i-chat o tawagan man lang, pero nahihiya ako kasi alam kong nasaktan kita. Pagkatapos, nagkasakit pa si Mama, kaya
Kaya kinailangan ko maghanap ng pangalawang trabaho para matustusan yung gamutan niya. Nagkasakit si Ma'am Belen? Kumusta na siya ngayon? Medyo ayos naman na siya. Pero mahal yung mga gamot niyang pang-maintenance, kaya extra kayod pa rin ako sa pagtatrabaho. Hindi ko alam na grabe na pala yung pinagdaanan mo. I'm sorry to hear that. Ayos lang. Tapos naman na lahat ng una sa buhay ko. I see. Mabuti naman kung ganun. Ayos lang kung hindi mo na ako mahal. Kung galit ka pa rin sa akin, kung may iba nang nagmamay-ari ng puso mo, maiintindihan ko. Ang sa akin lang, ngayon nakita kita uli, gusto ko lang sabihin sa'yo na after all these years, ikaw pa rin. Pero gusto ko lang malaman, may pag-asa pa ba ako ulit sa puso mo? Ang totoo, hindi ko pa alam, Yasi. Sariwa pa rin kasi yung ginawa mo sa akin nun eh. Kung noon, binigyan kita ng panahon para ayusin yung nararamdaman mo. Sana ako naman ang unawain mo para pag-isipan ko anong magiging lagay ng magiging relasyon natin ngayon. Naiintindihan ko, Martin. Take all the time you need. Maghihintay ako. Popoy at Bea, hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman ko nang muli kaming magkita ni Martin ang araw na yun sa mall. Pero nang magkausap kami ulit pagkalipas ng 2 taon ay nakaramdam ako ng lungkot. Dahil kung kailan sigurado na ako na o sigurado na ako sa nararamdaman ko kay Martin, siya naman itong may pag-aalinlangan. Pero hindi ko naman siya masisisi. Nasaktan ko siya. Kaya kailangan ko ulit buuin ang tiwala niya sa akin. Nagsimula kami ulit ni Martin bilang magkaibigan. At doon pinatunayan ko na kaya ko rin siyang alagaan at ingatan. Mula sa pagiging magkaibigan ay nag-level up muli ang relasyon namin at naging magkasintahan. At this time, ako na ang nanligaw sa kanya. Ako naman ang bumawi sa kanya ngayon. Nakuha ko ulit ang tiwala ni Martin. At ngayon kami na ulit, hinding-hindi ko na siya sasaktan at iiwanan. At hinding-hindi ko na pagdududahan pa ang pagmamahal ko sa kanya. Sigurado na akong siya na ang lalaki para sa akin. Love comes in different packages. May iba na maganda ang pagkakabalot, pero ang laman ng package na yon ay ang tunay na mahalaga. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras na binigay niyo para sa kwento ko. Hanggang sa muli po, good luck and more power sa Dear MOR. Suma sa inyo, Yasi. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Package. Oras natin, mga kabarkada, 2:14 na. At yan na nga, dyan na nga natapos ang ating storya ni Yasi. Ayan na nga si Popoy, diba? Gulat naman ako, mukha ko kaagad yung bumungad. Me and biglang naputol yung connection. Diba yan? Mga kapamilya, oras na natin, 15 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po, no? Alam ko medyo merong kumatok na inis at galit sa inyong mga dibdib ng dahil sa ginawa ni Yasi na alam mo binabasa ko yung mga comment section sa comment section kanina, no. Ganyan daw talaga ang mga kababaihan. May pagkamarupok. Ano masasabi mo rito, Bea? Pagka may bumabalik biglang ano eh. Biglang nalilito. Excuse me, what? Guys, ayan, sabi ni Jelena. Huwag niyo ako umpisahan sa Jelena, gender-based comment na yan, ah.
Hindi, Akin. Ito si Jelina Sumpada, babae yan. Oo, ayan, nga. Si Kyle, lalaki. Oh, ayan. Oh. Majority kasi, talaga ng babae, yan talaga ang kahinaan pag may bumabalik. Excuse me. Alam mo, meron akong kilala, hindi na ako lalayo, isa, napakarupok. Mm. Pero hindi ko nasasabihin kung anong pangalan niya. Pero napakarupok. Oh, wag mo akong anuhin, Popoy, ah. Kilala natin yon. Ito na nga, dyan na. Ano daw? Ewan ko. Anyway, eto na nga. Oh, ang daming ang ano, ang daming ang nagko-comment ng mga guys. May parang nabasa ko rin 'yan, Popoy. Pero alam mo, hindi naman wala naman sa ano 'yon, lalaki babae. Hindi, ang sabi naman kasi majority. Karamihan o karaniwan ganyan. Well, depende kasi, Popoy, no. Depende yung ang tawag dito, cause of breakup. Understandable actually yung naramdaman ni ano ni Yasi kasi syempre 5 years yon. 5 years tapos ginost ka. So syempre may mga hang-ups ka pa kasi wala ka naman nakuhang explanation kung bakit ka iniwan. So ang dami-daming tanong sa isip mo, ang dami mong confusion and everything. So hindi natin maiiwasan talaga na medyo may kapit pa rin etong si Yasi kasi syempre minahal mo ng 5 years and then one day naglaho na parang bula. So, alam mo yon, hindi talaga may iwasan. Pero may yun yung ano, no? Ano? Pero yun, Bea, yung minsan ang labo, no? Pagdating sa pag-ibig. Yan. Imbis na tanungin lang natin kung ano yung gusto nating malaman. Katulad yan, yung nangyari kay Yasi and kay Elmer. Diba? The first boyfriend na nang ghost sa kanya. Diba? Instead of asking questions, ano nangyari sa atin? Bakit ka bigla nawala? Pero hindi, mafo-fall ka na naman doon sa mga matatamis niyang salita, 'di ba? Sa mga promises na ganito, nanghihinayang ako ganyan. Mas pinakikinggan 'yun ng puso bagaman meron ng Martin noon, ha? Si Yasi. And I'm speaking in behalf nung iba na mga nakikinig diyan, yung iba rin mga kaibigan, kakilala natin na lumapit sa atin, ano na, ano bang gagawin ko? Meron na akong ano, pero bumabalik si ano, kumakatok na naman sa puso ko. So, ano, papapasukin mo na naman. Diba, ganun yung ano eh, ganun yung tanong, parang, okay, sinabi mo, nag-away kayo, nung puro kareklamo noon, pero here you are again. Sabi mo, meron ka ng newfound love, pero nung bumalik si ex, iba din talaga yung dating ni ex. Diba, pero alam nyo, ganyan talaga yung ano, no? Ganyan yung mahiwaga sa pag-ibig. Manuloko ba tayo? Or anong tawag mo rito? Mahina ba tayo? Marupok? I don't think so. Siguro kasi ganyan ang tao kapag ka umiibig, eh. 'Di ba? Iba yung feeling lalo na hindi naman sa pagkukumpara ng mga partner natin, iba-iba ang dating ng mga tao sa buhay natin. 'Di ba? It brings some mystery doon sa breakup ni Yasi and Elmer na akala mo talagang break na pero yung pala meron pa talaga. Ang masakit lang dyan, nung anniversary nila parang naging panakiputa siya, doon na naman nagsimula eh. Diba, nung anniversary nitong si Yasi and ni Martin. Doon nakita doon ulit pa, in person. Yes, doon pa ulit nagkita. Doon pa, ay nako, kaya I strongly suggest wag na kayong makipagkita, planned or unplanned, wag na kayong magpa-hi hello. Kung sakaling alam nyo na kayo ay parang si Yasi, na alam mo yon yung talagang meron pa rin feelings na naiiwan para doon sa ex, dahil it's going to be trouble. It's going to be another problem. Diba? Ngayon, kung alam mo na medyo mahina ka, marupok ka pagdating dito sa taong ito, kasi Bea, ganyan tayo eh. Meron talaga tayong mga certain people na medyo marupok tayo pagdating sa kanila. I mean, ako, sa mga anak ko na lang. Diba? O yan, lipat natin. Sa mga anak mo na lang. Meron yung pagka nasaktan sa ganito. Ay, hindi. Alam mo kasi na kaya niya. So, hindi. Sige. O, ganito. Check mo lang saglit. Ganyan. Pero meron naman yung parang baby. Diba? Na konting gasgas lang, sugat na raw yun. Diba? Parang yung... Sige. O, bibabyhin mo yan. Ayan, merong mga taong ganyan. Merong kaibigan na kapag ka nagkasakit, kumusta ka ng kumusta.
Meron din naman kaibigan na kapag nagkasakit, hindi, kaya niya yan. Kukumustahin ko lang minsan, pero hindi katulad nitong kay ganito kasi medyo kailangan nito yung emotional support. Ganyan tayo sa pagtrato sa mga tao. And ganun din pagdating sa romantic relationship. We feel like we just have to be there. Diba? We feel like we just have to be there. Kumusta ka na? Ex na kita. Ganito ko sa'yo, pero kausapin mo ko. Yan yung mga ganyan. Tapos yun na naman. Kasi, mag-uumpisa ang magic. Parang ano po, Poy? Parang ayaw natin maging masamang tao. Parang feeling kasi natin kapag ka in-ignore natin, tinarayan natin, whatsoever, parang tayo yung nagiging masamang tao. So, kinoconsider pa rin tuloy natin yung feelings nung, lalo na nga, eto siya, si feelings nung ex niya, ganyan-ganyan. Pero, ang maganda nito, Popoy, kasi, di ba, nagkabalikan sila. At least, nagkaroon na ng closure. Ika nga, si actually yung closure na hinahanap niya, si hindi naman talaga sa kanilang dalawa, ni Elmer. It's more on closure sa sarili niya. Kung mahal ko pa ba talaga itong lalaking to? Ano bang nararamdaman ko sa kanya exactly? Kasi I'm not sure. Kasi alam mo yun, parang sinaktan niya ako, oo, pero for some reason, I still care for him. So alam mo yun, yung care na yun, dahil dun sa pinagsamahan nila, baka na-mistaken ni Yassi as love pa din. At least, kung nagkahiwalay sila ni Martin, nagkabalikan sila ni Elmer, na-confirm niya lahat. Diba? Na-confirm niya. Na hindi pala. Hindi na nga pala talaga. Ano na lang to? Parang, ano na lang? Yung parang alaala na lang, latak na lang, diba? Marka na lang. And speaking of alaala, diba? Ang alaala na sa thoughts natin yan. Diyan naman pasok na pasok. Itong sinabi ni Gemma Ribel Beltran. I think it's not the feelings anymore. For me, I think it's about the thought na baka pwede pa, baka kaya pa. Kasi if you're really still in love with the person, hindi naman siguro papasok agad yung sa bago. Diba? Which is tama rin naman. Alam mo yun, alam ng isip mo na, sandali, baka pwede pa kami nito eh. Ang sakit lang, no? Para naging panakipbutas itong si Martin at some point doon sa relationship nila. Pero in fairness, ako nakita ko na parang hindi naman Popoy. Parang genuine naman yung naramdaman ni ni Yassi para kaya Martin. It just so happened talaga na alam mo yon. Na buti nga naging honest siya kay Martin. Na inamin niya na, Martin, wait lang, I'm confused. So baka pwedeng mag-break muna tayo kasi ayoko naman maging unfair sa iyo na lalabanan ko itong confusion ko without answering my questions, questions sa utak ko. Tapos kasama pa rin kita, pero yun pala, iba yung iniisip ko. At least ako, para sa akin, okay yun na sinabi niya, naging honest siya kay Martin, naghiwalay man sila, at least nahanap ni Yassi yung sagot dun sa mga katanungan niya. At eto naman ang gusto ko, Popoy. I mean, ewan ko for you, pero para sa akin, okay din na nung nag-break sila ni Elmer, nung na-confirm na niya, hindi na nga to love, ano na lang to, care na lang to, pero hindi na love. Hindi siya yung parang tumalon ulit, pabalik kay Martin, na hahabulin niya ulit na, agad-agad. Okay na ako, okay, hindi ko na love si balikan na tayo, ganyan-ganyan. At least, nagkaroon ng respeto ba, na ang kapal naman ng mukha ko, na pagkatapos kong liban, pagkatapos kong tapusin yung business ko dito, bigla akong babalikan to. So, alam mo yun, hindi ko muna kung kausapin niya ulit ako, edi go. May mga nagtatanong nga eh. Sabi ni ni Kyle, masasabing pagsubok lang sa relasyon nila yon. Kaso 2 years, parang antagal naman. Alam mo, mas gugustuhin ko na yung 2 years. Sa totoo lang, tama yun, Kyle eh. Mas gugustuhin ko na ng 2 years na hindi mo na tayo nagkita. Kasi kumbaga sa sugat, healed na yan. Diba? Masakit pa rin, pero nasa isip mo na lang, pero hindi na masakit sa dibdib. Diba? Kasi kapag ka masyado namang maaga, katulad ng sinasabi ni Bea, pagkalipat kay Elmer, tinry nila, hindi nag-work, tapos balik na naman kay Martin. Sabihin nyo naman, ang bilis naman, ate, ano ba talaga? Malilito naman kayo. Diba? So, para sa akin, mas okay na yung 2 years. Plus, ang meeting nila noon ulit ni Martin Bea ay unplanned. Diba? Kumbaga, syempre naman, tatansyahin mo rin yung tao na kapanakit ka eh. Diba? By accident, nakita kayo, kinausap ka, okay naman siya.
hindi ko naman sa sinasabi huwag tayo maging confrontational, ano? Parang ano lang, ang pangit lang na baka mag-away pa kasi kayo kung masyado na paaga yung pag-uusap nyo, nagkasumbatan pa o pinlano. Okay lang sa akin na ganyan. At okay saka ano eh, ako personally ako nakaka-relate ako dun sa 2 years, akala nyo matagal lang yan. Pero kapag ka, meron kayong masakit, may nasaktan kayo, may nasaktan kayong tao, mabilis lang yung 2 years na yan, lalo na kung healing kayo. I'm telling you guys, naranasan ko yung ganyan, yung nakipag-break. Mabilis lang yung 2 years na yan, lalo na kung ang dami pang nangyayari sa buhay mo bukod dun sa problema sa love life mo. Sinabi naman kasi ni, ano, diba, ni Yasi, nagkasakit yung nanay. Alam mo yung life happened. Oh, it's yung buhay kasi natin hindi naman tungkol lang sa love life, sa mga relasyon, 'di ba? Ang dami pa natin kailangang kaharapin sa personal nating buhay, sa career natin, 'di ba? So, ako honestly, tama. Okay sa atin, Popoy, yung 2 years na 'yon kasi naayos mo na lahat ng gusto. And alam mo 'yon, clear na yung feelings mo and yung utak mo. Yeah. Hopefully naayos na ang lahat ng gusto. Of course, hindi percent. Pero ikaw, Bea, okay ka na ba dito sa relationship ni Yasi at ni Martin? Are you happy for the two of them? Ay, oo naman. Happy naman ako dyan. Who am I to doubt, diba? Mm-hmm. Pagmamahala nila whatsoever. I can only give positive thoughts and vibes and support sa kanilang relasyon nilang dalawa, diba? Mm-hmm. Pero para sa akin naman, ano, medyo sabihin na natin very uncharacteristic of Popoy, pero ito yan, Yasi, ano, total nakikinig ka naman ngayon. 'Di ba? Hindi ayokong kumontra lang ng walang basihan eh. Ayokong kumontra lang basta ng basta walang basihan. Pero kasi with the way things are going, 'di ba, between Yasi and Martin, okay 'yun. 'Di ba? Masaya ko para sa inyo, masaya ko na na-realize mo na Yasi na nandiyan si Martin para balikan. Ngayon mas alam mo na yung halaga niya. Nasubukan mo na makipagbalikan nung kay Elmer pero hindi nag-workout. Pero para sa akin lang, ano, para sa akin lang, ayoko nang ganun ka pa rin ka-close kay Elmer. Kasi dito sa ikinwento mo sa amin, ang close mo pa rin kay Elmer. Bakit yon yung kailangan mong bantayan? Diba? Kasi, syempre, alam ko naman, huwag tayong maglagay na mali siya. Pwede mo namang gawing ninang yung ex mo. Ilang ex-girlfriend ni Popoy ang naging ninang na mga anak ko. Pero yung para samahan pa, para maging close-close pa ulit kay Elmer or to the wife, sabihin na natin to the wife, when you're close to the wife, you're close to the husband also. Diba? Parang ano lang yan. Parang huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Diba? Kahit pa sabihin mo na sabihin na hindi, wala na, naka-move on na kami. Alam mo yun, ayaw mo na ng mga engkwentro na may iwang kayong dalawa, mapag-uusapan nyo ulit yung katulad ng dati. Of course, merong mga problema ang darating. Meron ng asawa si Elmer, kaibigan mo yung asawa niya, well, good for you. Pero I don't think yung ganyan kakalapit, yung proximity mo sa mag-asawa, just let them be. Diba, huwag ka na masyadong close. Diba, don't invest much of your time being close sa kanila para patunayan mo na hindi, friends lang talaga kami. Because iniiwasan natin dito is, alam mo yung Bea, alam mo naman na hindi ka na nagtanim pero baka may tumubo na naman something dyan. Diba, ang lupa nga, iwan mo lang na wala ka naman itinatanim, tinutubuan ng damo, hindi kailangan yan. Baka meron na naman tumubo na something dyan sa sinasabi mong bakante na yan, wala na yan, pero, di ba, kahit damo, sabihin natin, walang silbi, pero delikado. Ayoko lang yung, ano, no, yung closeness na meron si Elmer. Hindi sa pagiging malisyoso, it's just that, hindi maganda para sa inyo ni Martin. Di ba, you invest more time with Martin, sa nanay mo, di ba, sa kanila ganyan, at kung sakali magkikita kayo, isama mo si Martin. 'Di ba? Wag yung ikaw lang tapos si Elmer tsaka yung asawa niya. Ay, tapos ano naman. Ano na naman? Ikaw lang tapos si Elmer na lang. Kanya well, kasi best of friends. Tigilan niyo 'yan. Nakita niyo naman sa Facebook nung nakaraan yung ano, yung pinasal, 'di ba?
sinundan nyo rin yun, mga Marites kayo. Ano yung yun? Ex, ano yung tapos naging, ano, yung ano, yung may jowang BFF niya raw, yung, ano, yung umekse na yung BFF sa kasalan nila. May ano, may itigil ang kasal moment? Walang itigil ang kasal. Siya yung ano, imbis na best man, ano bang tawag doon? Parang siya yung naghati doon sa lalaki. Foreigner to, yung foreigner. Ay, hindi ko alam. Send mo sa akin yung link na yan. Parang hindi ko nakita mm-hmm. yung napanood ano ba, yan. Pero umingay yan nung nakaraan. BFF, BFF, tumigil kayo. Nung feeling ko naman mawawala na rin siya ng time dito kay Elmer sa asawa niya eventually. Kasi nung close naman, nung naging close sila ni Elmer at saka nung Josawa, wala pa naman sa eksena si Martin, di ba? So, alam mo yon, parang carry lang siguro kay ano. Pero ngayon, nagbalik na si Martin. I would like to believe and I would like to assume, Yasi, sana, eh nabawasan na nga, tama si Popay, nabawasan na yung time mo dyan kay Elmer at dun sa Josawa niya. Pero feeling ko, pakichika nga sa amin, Yasi. Naku ah, nakakaloka Yasi kapag ka-close ka pa rin kay Elmer sa Josawa niya. Malay mo, nagdo-double date pa sila, Popay. Oh, you keep your distance na. Ayaw nating mabuhay ang mga nangamatay ng mga damdamin. Diba? Naku, pagka nagka-problema, maawa. Maghahanap ng shoulder to cry on. Tapos kapag ka may shoulder to cry on, hihingin na rin. Nangawit na ako sa shoulders mo. Pwede na sa legs na? Pwede na ba sa ganito na? Pwede ba ulit ito para makalimutan ko? Baka mapasubo sa pagkakaibigan. Mm-hmm. Yung mga ganyang eksena yeah. drama. Oo. Yan. At Popoy, exactly. I-forward mo sa akin yung sinasabi mong chika na yan dahil na-curious tuloy ako. Nasa ano yan dati? Ano yung kasal-kasal na yan? Nagkaroon ng dramang ganyan. Na, pero, na KMJS pa nga yata. Ay, legit. Hanapin ko nga yan. Oh. Pero Yasi, alam namin, nandiyan ka sa comment section, nanonood ka. Thank you so much sa pagpapadala mo ng letters sa amin, sa pag-share mo. At sana, okay na kayo ni Martin. Solid na. Wala nang kahit anong problema. Mm-hmm. At pakinggan mo yung mga chinika ni, ano, ni Popoy kanina dahil parang yun na lang kahuli-hulihang gusto na posible pang nandyan doon sa relasyon ninyo. At Popoy... Distansya, amiga. Yan, babae ko. Correct. Mm-hmm. At bukod kaya, pasalamatan din natin, Popoy, yung mga nagsipaganap. Yan! Today's video. Ayan. Thank you so much, Cindy Basena bilang Yasi. At syempre, sa favorite nating rider na si Martin Dan Caputiones. Yan! So, alam mo, Popoy, eto napupusuan ko, si Mudrakel's Nanay Belen, Jamie Ruby tayo dyan. At syempre, ang poging si Elmer, Jagkama tayo dyan. At ako yung Josawa pala ni Elmer, ako po si Elsa. At ang nagsulat ng storya natin for today's video, maraming salamat kay Michael Elefante. Alam mo po, uy, Michael Elefante. Nating writer yan sa Dear MOR. Oo. Oh. Ang nagbabalik na yun. Thank you so much, Mikey. At syempre, ang nag-edit, Jaco Laco. Yan. Thank you so very much. At syempre, sa oras nga po nating 2:34, mga kapamilya, dito na po kami magpapasalamat, magpapaalala, pero ang paalaala kasama yung ating kwento for tomorrow. Ah, yes! Oo, may diba? Paririnig na namin sa inyo. Oh, gusto ulit namin ng patikim. Oh, tikman niyo ulit kami. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Pero thank you ah, kasi pinagbigyan mo yung mga kakulitan ko ngayong araw. Kung magalala, hindi ako palaging ganito kakulit. Hashtag Dear MOR, secret muna. Ah, so mga kapamilya, no, ang storya natin bukas, ang tatakbuhin ng kwento niyan ay secret muna. Bukas malalaman niyo po yan. Ayan, at syempre, nakasama nyo nga po ngayon yung mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. And of course, gorgeous V, Bea po. Ayan, at ang lagi namin paalaala sa inyo is stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, MAGA family, please stay happy.